Alright guys, may lakad tayo. Meron lang tayong bisita dito sa ano, tindahan, no. Boss. Marami na 'yan. Long time no see. Long time maglalaro. Kayo lang naman iniintay ko eh. Wala, di ba? One court. Wala. Buti na padaan kayo. Dito. Buti na. Oo. May traffic sa Kamuning, di ba? Ay, sarap. Talaga no. Iyon. Alis muna kami ni Mrs. Okay. Mga tropa natin yun sa SNR. Bel, ba't ang laki ng tiyan mo? Diba? Laki ng tiyan mo eh. Flat ba? Flat? Alak ng angkas eh. Okay, let's go! Ah, you're teasing me! Meron nga pala tayong ano ngayon, collection dito sa Makati. So, angkas natin si Mrs. kasi siya yung papasok dun sa loob para mag-collection, no? O, dun lang ako sa labas, mag-iintay sa kanya. Siyempre, as usual, pag-collection, eh, dalawa talaga kami pumupunta. Ay, checkpoint! Checkpoint sila. Parahin kaya tayo. Hindi tayo pinahinto. Hinto talaga ako. Pinahinto ako. Tandaan lang tayo guys kasi ano eh, angkas natin si Mrs. Alam mo na, pagka may angkas tayo eh, dandaan lang talaga ako mag-drive lalo't pagka si Mrs. ang angkas. Kasi yung angkas nito, napakagaling umangkas nito eh. Ang kasi niya ay pang touring bike eh. Napakahusay. What? Delikado ba? Right dito tayo. Mawak ka, ne! Bagal ang takbo natin. Nailang kasi ako kay Mrs. eh. Parang babaliktad, ayaw dumikit sa akin. Ang tigas ang ulo. Eh kung nandyan nga yung motor ni kuya ang gagamitin ko yung sniper eh. Ang problema nga eh. Hawak! Kung nandiyan yung sniper sana gagamitin natin para mas madaling may angkas. Pagka sa big bike kasi ayaw na ayaw ko talagang mag-angkas. Ang bigat. Tapos sports bike pa. Eh si Mrs. ang tigas ng ulo. Hindi marunong umangkas ng ayos. Kaya hanggat maaari pang nag long ride, hindi na kami mag-ano, big bike. Nadala mo lahat yung ano, yung pang singil mo na. Yung ano, ball, yung ano, yung pang resibo. Chill ride lang muna tayo mga tol kasi alam nyo na, pagka si Mrs. ang angkas natin, talagang sobrang maingat ako. Hirap na magka-aberya eh. Buti kong aberya lang, di ba? Eh kung maging nutdulo pa ng kanyang pagkawala, edi habang buhay nating dala-dala sa konsensya yon. Always ride safe tayo lagi, lalo't pag may angkas. Hawak lang ha. Huwag naman sana ng traffic dito sa EDSA oh. Ano, ino-overtikan lang tayo ng maliliit na motor. Kasi gano'n kami kabagal ngayon. Gano'n ako kadahan-dahan pagkaangkas ko si Mrs. Hirap na kasi, di ba? Kasi parang ano eh, pagka binira ko parang babaliktad dyan sa likod eh. Sa damit ko lang siya nakahawak eh. Eh dapat talaga yan, medyo nakayakap siya sa'yo eh. Ligado at parang babaliktad siya. Upright position ang position niya dun sa likod. Pero which is hindi naman dapat kasi sports bike to. Dapat talaga nakasubsob din siya sa akin. Nakakangawit nga lang talaga. Kaya lang, yun yung best way. Alright. Okay, EDSA na tayo. Sana maluwag. Ang hirap pa naman mag-drive pagka traffic dito sa EDSA. Humawak ka! Yan, ganyan! Pag ito ang dala ko, inaabot kami ng siyam-siyam-siyam ni Mrs. ano eh. Sa pagdadrive eh. Maigi pa nga yung sniper eh. Mabilis pa ako magpatakbo sa sniper kapag may angkas ako eh. Nakakailang kasi pagka sports bike ang dala mo, pag may angkas ka.
Yun nga, lagi kong sinasabi, parang babaliktad ng babaliktad pagka hindi nakayakap sa'yo. Dumikit kang konti. Hindi na tayo nag-jacket, guys. Ito na lang yung ginamit natin, cover ng ating braso para hindi medyo matakpan yung skin natin. Pag naka-jacket kasi tayo sa sobrang init, parang ano eh, nakakatayo ng balahibo sa sobrang init. Pawis na pawis. So ito muna ang ginawa natin, at least kahit pa paano nakakahinga. Ito mahirap pagka sobrang init eh. Tapos ang tagal ng stoplight. Ayun, mabababad ka sa initan. Hawak! Hawak ha! Ah, mukhang maluwag-luwag naman ngayon eh, oh. Tama na yung ganito lang. Ang init na naman. Ang kailan kaya matatapos tong init na to? Dahil pag nagtag-ulan naman, ang hirap naman mag-rides. Ang hirap naman mag-motor, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo lulugar eh. Pwede lang sana, ano eh, no? Laging makulimlim na lang. Mas mahirap mag-rides pag umuulan kasi delikado. Madulas. Alright, dito na tayo sa Krame, Santolan. Mabilis lang naman to. Basta ganitong gumagalaw. Huwag lang yun talagang nata-traffic eh. Sakit sa bewang pag nata-traffic eh. Kainit! Mag-election tayo ngayon mga tol, kasi kailangan din natin ng ano, no, ng pampaikot. So kasi anong ang term kasi nito is every 2 months. Actually lagpas na nga eh, nagiging 3 months pa yung iba eh, mga collection natin. So meron nang nag-mature kaya pwede na natin i-collect. Actually kilala na nga kami doon eh, pagka nag-election kami, kilala na kami doon kasi parang kami lang ata ang boss na mismong kumukuha ng collection. Kasi usually may mga sariling collector yung mga iba't ibang company doon eh. Kami ano eh, kami na mismo yung collector din ng sarili naming ano, business. But that's why parang nakilala kami doon ng mga naka-duty doon or nag-work doon. Siyempre siguro yung, hindi normal yung ano na yung amo mismo ang nangungoleksyon doon sa ganong klaseng scenario, di ba? Usually kasi talaga mga may mga kanya-kanya collector yan bawat mga company. So hindi naman kasi tayo ganong big time kagaya nung iba dyan. So, as long as kaya namin gawin yung mga ganong part, eh gagawin namin ni Mrs. Hindi pa naman siya ganong kahirap dahil kaya pa naman namin. Sobrang busy namin pero kaya pa naman namin i-manage. Kaya kami na muna gagawa nun. Dati kasi nung nandito pa si, ano, si Marvin. So, shoutout sa'yo Marvin. Siya yung taga-deliver nito dati. Tapos siya rin yung collector namin noon pag may singil. Eh wala eh, nasa ibang bansa. Natagal na siya ron. Pagka umuwi naman ng Pinas yun, sa amin din bumabagsak yun. So kaya ako na muna ang gumagawa nito, di kaya si Mrs. Ako taga-deliver, minsan kasama pa si Mrs. Pero pag collection talaga, sinasama ko si Mrs. Dahil ang daming ano, sinusulat-sulat pa. Eh alam mo naman ako, parang bugnutin, ayoko yung sulat-sulat-sulat pa ng kung ano-ano pagka mangungoleksyon. So kaya si Mrs. nang bahala dun. Tagahatid na lang talaga ako minsan. Hawak ka na ah! Mawak ka! Hindi ganyan! Uy, big bike to oh! KTM? Duke ba to? Ilang cc kaya to? Laki din ng gulong oh. Oh, hirap tayo sa overtake ngayon at dikit-dikit. Eh, di muna tayo masyadong mag-overtake ngayon or magsisingit. Kasi ang kas natin si Mrs. Mahirap na, isang pagkakamali lang, napakabigat ng motor. Baka madamay pa si Mrs. sa kabubuan ko kapag na-disgrasya tayo. So hindi tayo masyadong magsisingit kasi nako-compromise din yung balancing ko sa pagmamotor dahil nga si Mrs. Hindi sanay mag-angkas, parang ano, galaw ng galaw, tapos yung katawan niya layo sa akin. Mas mapipil mo yung ngawit kasi nakakailang pag may angkas kasi ano eh, parang
lagaan mo pa yung nasa likod mo. Nakakangawit pag dahan-dahan eh. Tapos hindi ka makaporma ng maayos dahil nga syempre merong nakasa likod mo. Ayan, big bike yun ah. Vulcan. Vulcan S. Yan ang mga masarap pang rides, no? Walang kangawit-ngawit yan. No, tignan mo naman, relax na relax. Eh. Parang nasa bahay lang yung ano, pagda-drive eh. Actually, paglagpas-lagpas nito, medyo malapit-lapit na tayo dito eh. Paglagpas natin ng Guadalupe eh. Pagdating sa negosyo guys, ganito talaga kami ni Mrs. Talagang tandem kami. Sa lahat ng bagay sinusuportahan namin yung gusto ng isa't isa. Nanatili kaming matibay, matatag. Siyempre, ayun lang, yun lang naman talaga ang sikreto dyan. Suportahan nyo lang isa't isa. Yung pera ng isa, pera nyo ng dalawa yan. Ganun lang yun. Huwag yung pagdadamutan ng isa't isa. Para mas maging maganda ang inyong samahan. So someday I wish and I hope sana maano natin yung tinatawag nating payback time. For now syempre meron naman kaya lang for me hindi pa sapat kaya siguro lahat ng kinikita natin plano pa naming i-invest ng i-invest pa. So lahat ng kinikita natin hindi muna natin uubusin sa luho. Mibili tayo syempre ng mga gusto natin pero kailangan laging may tira para may pang-invest pa tayo sa kung ano man yung opportunity na dumating dyan. Meron tayong nakaabang na ilalabas na pampondo, di ba? Ganun lang naman yon. Pag may gusto kayo, magtitira kayo. Huwag nyong ilalagay lahat ng pera nyo doon sa inyong kagustuhan lang. Maganda na yung may mahuhugot pa rin kayo kasi syempre, diba? Hindi mo alam yung opportunity kung kailan dadating eh. So, when it times come na may opportunity na, kailangan may mahuhugot kayo kasi minsan lang dumating yung opportunity. Diba? Pagka lumagpas yung opportunity na yan, wala na. Hindi nyo na mauulit-ulit yan, diba? So, kailangan lagi may nakaabang lang. Kanya-kanya naman tayo ng mindset. So, yun yung sa akin. Yun lang naman yung naiisip ko. Kasi ako, yung isip ko, laging may opportunity na darating. So, positive lang ba? Ang hirap nga naman, di ba? Wala kang mahugot. Nandiyan na yung oportunidad. Pero, wala ka namang pondo sa opportunity na yun. Minsan kasi may opportunity talaga na tulad niya pag negosyo. Matik yan pag negosyo kasi maglalabas ka ng pera dyan. Di ba? Pero magandaan kasi niya pag tumating oportunidad na para sa'yo talaga. Kahit maglabas ka ng pera, mabilis mo mababawi. Malapit na tayo guys. Pagod din eh. Mas nakakapagod talaga mag drive ng sports bike pag mayroon kang angkas. Real talk yan. Dadrop ko lang tawas. Drop ko lang. Si Mrs. Bababa lang. Tanong mo lang. Ha? Dali mo yan, delikado eh.
Oo. Alright, papark muna tayo guys. Uy. Balikan na lang na, ay hindi, pupunta na lang tayo ni Mrs. dun sa my parking later. Pila pala to. Salamat. Pwede na to. Mukhang matatagal pa naman si Mrs. So bibili muna ako sa offerings dun sa labas. Okay. Alright guys, balikan ko kayo.